Hey guys, it's me, Teacher Ina, and welcome back to my channel. Ayan. So for today's video, ayan, kung makikita nyo po sa title, ang nakalagay dyan is i-differentiate natin yung iba't ibang color dollar sign sa YouTube. Ayan. So, ano nga ba yung ibig sabihin nung mga colors or bakit ba may mga colors na ganon? Ano ba yung pinepresent nitong mga to sa YouTube channel natin? Kung mapapansin nyo, kapag isa ka rin sa nagtatrack doon sa YT Studio, doon makikita mo yung iba't ibang dollar signs, kung active na yung YouTube mo, kung monetize na yung YouTube mo, doon mo makikita or mapapansin yung iba't ibang color ng dollar signs. So, meron po tayong 5 different dollar signs na lumalabas sa bawat video natin. Keep watching on this video. I-explain ko lahat ng pagkakaiba-iba ng bawat dollar sign. Yung meron kasing dollar sign na magkapareho lang pero ang color is different. So ibig sabihin magkaiba yung purpose nila. Ayan, so dito natin simulan sa normal dollar sign dito sa YouTube. So most of the YouTubers ay dito po nag-start. So doon sa mga beginners, most especially dun sa mga beginners, yung mga ngayon pa lang nag-start ng YouTube. So, ibig sabihin, lahat ng videos nyo po ay nakaganito pang dollar sign. So, ibig sabihin, hindi pa nag-earn yung mga videos nyo na ina-upload sa YouTube. Why? Kasi, yung YouTube channel mo, hindi pa na-reach yung requirements na kailangan ni YouTube, which is yung 1,000 subscribers and 4,000 hours of views. So, yun po yung kailangan nyong gawin. For you to be able to be monetized sa YouTube, is kailangan mo munang ma-reach yung mga requirements sa YouTube, which is yun nga, subscribers and watch hours. Ayan, so the second one is, okay, meron po akong notes dito para may guide ako while explaining yung mga signs sa YouTube. So, next is yung sign na ganito, yung parang may, ayan, isushow ko dyan. So, ang ibig sabihin po nito is, yung video nyo, nag-claim po siya ng copyright. Okay? So, it says here, this kind of sign indicates videos that will receive or that will receive no revenue from ads or YouTube because of copyrighted content ID claim, community guideline strike. So, ibig sabihin, yung YouTube mo or yung video na yon is nag-claim ng strike. Sa YouTube, hindi ka pwedeng kumuha ng music na hindi mo pagmamay-ari. So, the first one is copyrighted. Okay? So, ibig sabihin, yung video mo, mag-earn siya, makikita mo yung ads. May ads yung video mo na yon. Magugulat ka, ay, bakit may ads ako? Diba? So, for us, kapag nakakita tayo ng ads, ibig sabihin, mag-earn, may earning or may revenue na papasok sa account natin. Pero hindi po. Kapag copyrighted yung claim ng video mo na yon, yung revenue hindi po doon sa account mo papasok. Papasok po yun sa may-ari ng music. For example, yung background music ng video ko na to is Boom Boom. Hindi ko pagmamay-ari yung Boom Boom unless nag-song cover ako for that song. So, yung earning ko doon sa video na yon, hanggat may copyright ako, doon papasok ng papasok sa may-ari ng Boom Boom, yung sa mismong kanta na yon. Okay, gets po. So, it says here na hindi siya mag-earn ng revenue. Ayan, so kung makikita nyo, i-screenshot ko po dito, may isa akong video na nag-claim ng copyright kasi kailangan mag-perform ng mga students kong Korean for our Christmas party. So, yung mga music nila na ginamit doon is copyrighted. Ayun, what to do para maiwasan mo yon? For example, na-upload mo na. Parang nanghihinayang ka sa number of views kasi marami na yung nanood doon sa video mo na yon. So, I suggest it's either i-mute mo yung music na yon or i-delete mo yung music. Ayan. So, ang next po natin ngayon is yung yellow dollar sign. So, I think I have
times na na-experience ko tong dollar sign na to. And the first thing or the first time na na-encounter ko to is nag-search agad ako ano ang dapat kong gawin, ano ang ibig sabihin nito. So, ito po yung nakita ko sa internet. So, it says, yellow dollar sign indicates videos are still eligible to earn money in YouTube. Okay, so ibig sabihin po, pwede pa rin mag-earn yung video mo na yon. But will have limited or no ads because the video has been classified as either not suitable for all advertisers or has been fully demonetized because we believe it doesn't meet our advertising guidelines. So, ibig sabihin po, kapag lumabas daw yung yellow dollar sign, it's either meron pa rin siyang ads na lalabas dun sa video mo na nag-claim nitong yellow dollar sign, pero limited lang. So, hindi siya most of the time may ads na lalabas. And then, it says here na, or has been fully demonetized because we believe it doesn't meet our advertising guidelines. So, ibig sabihin, under review pa itong video mo. Kung yung video mo ba is suitable for ads pa. So, ano nga ba ang dapat mong gawin kapag nag-claim ka ng ganitong kind of dollar sign? So, ako kasi, yung ginagawa ko most of the time is yung thumbnail. Thumbnail ay pinapalitan ko po. So, yun po yung gagawin nyo. Kapag nag-claim kayo ng yellow dollar sign dun sa video nyo na yon, palitan nyo lang po yung thumbnail nyo. So, siguro mas maging simple lang, mas less yung picture or at least screenshot lang nito, screenshot lang nitong video nyo and then konting sulat lang. Ayan, so yung pang-apat po natin is yung blue color dollar sign. It means po na no ads. So, ibig sabihin, yung video mo na yun, even though your channel is already monetized, kahit na yung video mo is uploaded sa channel mo na monetized na nag-earn na, pero ang dollar sign na nalubabas is color blue. So, ibig sabihin po nun, no ads. Walang ads na lalabas doon kahit anong mangyari. So, ibig sabihin lang is yung blue sign na yon, it means na yung video na yon is hindi talaga na-reach yung guidelines ng Google AdSense or ni YouTube for approval na may lumabas na ads. Kasi di ba pag yellow, under review pa siya. Under review if mamomonetize or may ads na lalabas or wala. So, ibig sabihin, ang color blue po, it's already checked and review by YouTube and Google AdSense, pero yung video na yon is hindi niya na-reach yung guidelines ni Google AdSense para bigyan siya ng ads. Ayan, so let's proceed na po sa green dollar sign. So, ito pong green dollar sign is, it's a good sign na your video is earning. Okay po. So, according to what I've researched, so, green dollar sign indicates videos that can earn money from broadest set of advertisers and from YouTube. So, ibig sabihin po, pag green yung lumabas dun sa YouTube mo, green yung dollar sign, ibig sabihin, lahat ng advertisers na nag-work or partnership with YouTube, maaring lumabas dun sa video mo. Broadest. Pinakamalawak na set ng ads is maaring lumabas dun sa video mo. So, yun po. Green is a sign na yung video mo is nag-earn siya. So, it's a good sign na yung video mo is monetized na. Okay, so, before I end this video, let's have a short recap lang. So, meron 5 different dollar signs na lalabas sa YouTube mo in case na ma-experience mo to. Ang first one is yung normal dollar sign, color. And then, yung dollar sign with a slash. Yellow, color yellow na dollar sign, color blue, and color green. Again, yung normal dollar sign, so it means yung channel mo is hindi pa siya monetized. Hindi pa siya, or yung channel mo is hindi pa na-re-reach yung requirements ni YouTube. Next is yung dollar sign with the slash. So it means na copyrighted. Okay, it claims copyright. So what you need to do is, it's either you mute the music na nag-claim ng copyright, mag-i-email naman po sa inyo sa YouTube once na nag-claim kayo ng copyright, or
i-delete yung mismong video. Next is yung color yellow. Color yellow means under review pa siya. Limited lang yung ads or sometimes walang ad. Okay, so what you need to do is you need to change your thumbnail or yung title ng video. Next is yung color blue na dollar sign. So it means na kahit na monetized yung channel mo, no ads pa rin po. Yung video mo is may strikes na talagang violated sa YouTube. Next is yung color green. Color green is a good sign that your YouTube video is earning. Ayun, so thank you guys for watching and I hope you learned something from this video. Kung may natutunan ka sa video na to, please comment down below, click the like button, and kung may gusto ka pang matutunan dito sa channel ko, i-comment mo rin dito sa comment section, and I'll see you guys on my next video. Bye! Wait lang! Huwag niyo palang kalimutan i-follow yung mga social media accounts ko. Ina Creer at Instagram, Sweetie Ina on my Twitter, and Corina Makeup Real Care on Facebook. So, bye-bye!